Parang darating kayo sa sitwasyon na gano'n, pero
minsan pag inaasahan mo lalo hindi natutuloy or hindi nangyayari, talagang ang pagmamahal ang pag-ibig, pusang dumarating yan at pusang hindi mo namamalayan na kayo na pala, mahal mo na pala siya o mahal mo na ang isa't isa. Tapos madami din nagtatanong, ba't daw tayo nagtatagal, ganun, ba't tumatagal lang isang relasyon? Siyempre, ang pangit para sa maganda. Ala! Ang pangit para sa maganda, sa pogi pala. Diba? Ganun lang yun. Palakasan lang ng apog yun. Palakasan lang ng fighting spirit yun, siyempre. Kaya ka. Siyempre, minsan, yung gusto mo rin, gagawin mo rin ang lahat para mapunta sa'yo. Siyempre, pag sa lalaki naman na side yun. Aray! Oo, siyempre. Ano ba sa lalaki yan? Sa mga babae kasi, siyempre sila, nagaantay lang. Pero minsan, lalo ngayon, sa panahon ngayon, ewan ko ba, minsan parang babae, parang gumagawa ng moves. Diba? Gabi ka naman! Pero tayo ba gumagawa ng moves? Pero sa katotohanan, siyempre, yung lalaki ang gagawa ng paraan para mapunta sa kanya. Yung gusto niya. Ikinigin na ba ako? Di ba? Gagawin niya yung lahat, makamahal lang ang gusto niya na babae. Minsan nangyayari rin yung gusto mo ng babae, pero pag kayo na, syempre hindi mawawala naman yung pagkakaroon or may... Hindi natin nakikita yung pagka... Sa umpisa syempre, di ba? Yun minsan, madalas nang hinahanap na nung bago pa lang, ba't daw hindi na ako gano'n ngayon? Siyempre. Parang feeling natin mga babae, nagbago na, pocket matagal na, hindi na sweet, gano'n. Pero feeling lang natin yun. Parang kasi... Siyempre naman ako, kaso nga lang, hinahanap ko kasi dati iba yung kilid factor ng liligaw sa pagkayo na. Siyempre, kung tutuusin, iniisip mo lang yun eh, pero kung tutuusin, siyempre, mas malalim yung pagmamahal pagkayo na. Ang hinahanap mo na yung kilig factor, syempre yung kilig factor, nasa simula yan. Eh kasi, parang minsan, ang mga babae kasi, kami yung tipo na naghahanap ng damdamin lagi, ganun. Parang syempre minsan, hinahanap mo pa rin yung mga lambing na noon, ganun, tulad yung mga tobak natin. Mas sobra nga ngayon, eh, kaso nga lang, hindi mo nga siya gaano na-feel siguro. Kasi, lagi na tayo magkasama. Actually, hindi namin kaya hindi magkita sa isang araw. Ganon. Mula nung naging kami, ilan nga yung tayo? 60 years? Oh. Ayun, mula nung naging kami, siguro, wala pa yata sa 10 kamay. Kahit magkaaway kami, magkikita kami. May kampuhan naman din nung magkaaway. Kahit na hindi nagbabansinan. Basta magkasama. Basta magkasama. Magkikita. Kahit na inis na inis na siya. Galit na yung isa. Inis na inis ako, pinauwi niya ako, gano'n, or visit na ako sa kanya. Nandiyan lang kami, magkatabi. Kahit na lang, nasisipaan, nagtatadya pa. Nagsisimangutan, nagdidilaan, nagsasabun, nagkukurutan. Ayun. Nandiyan pa rin. Basta lang magkasama lang kami. Kasama lang. Andiyan na yung misa sa galit, halos itakuin. Huwag ka lang pakita sa akin. Mga ganong extent. Siyempre, maldita tayo. Dapat. Pero sabi lang na. At tayo kasi mga babae hanggang maldita lang. Teka lang, ano ba ano to? Parang nagburo naman na lang. Wala na parang. Kaya sa nagburo. Gusto lang natin na i-share sa mga... ano dyan? Mga ano? Relationship out there dyan. Mga kabalugs. Hindi ko kaya tawag na kabalugs. Pwede. Kabalugs. Kabaluga kasi negro. Gusto lang natin i-share kasi yung relationship na meron tayo. Diba? Naalala mo dati, nung parang hindi pa tayo ganun ka-ligan. Yung mga kaibigan natin, todo effort. Supporting. Diba? Supporting. Ang gagal na yung mga best actress. Yung mga tago-tago na. Diba? Siyempre, babae siya, mami. Sa kami, okay. Kahit naman sa akin din, sa side ko rin, siyempre. Sobrang strict kasi ng parents ko, guys. Ayun. Isang anak lang kasi ako. Siyempre, chika lang yan. Ayun, tapos, ano, siyempre, ang takbo namin, walang iba kundi. Barkada. Yung meron kami na, nakakasama. Yung mga nakakasama. Ibubunyag na namin dito.
Pero Char. Actually, syempre, hindi pa rin namin ganoon. Siyempre, iba pa rin yung sa barkada. Mas madalas talaga sa barkada. Barkada talaga. Pero tapos, kasi, shout out sa mga barkada natin na tumulong sa amin noon. Hello, Mika. Hello. Mika. Char. Shaika. Shaika. De, lahat ng mga high school friends ko na tinulungan kami, hindi para mapasama kami. Kasi nakikita naman nila yung goal namin sa sarili namin na hindi naman kami bad influence sa bawat isa. Nico! Si Nico! Nico, alam mo yan! Epi! Sino pa ba? Marami! Actually, alos lahat ng barkada mo. Barkada. Kasi... Ay, ako, well, may barkada ko kasi. May barkada ko kasi. Meron din, na get girls niya pa na parang Stephen. Yun, si Stephen. Parang Stephen. Parang Bobby, yung mga yan. Sila yung mga nakakalang sa barkada niya. Kasi mas konti sa barkada ni Red. Gawa ng mas madalas... Focus ako sa akin. Oo, mas focus siya sa akin. Mas kaya, madalas nakakasama mas, niya yung barkada ko. Pinagbibigyan ko siya sa mga barkada. Oo, ganun. Naalala lang naman yung mga throwback dati. Ano pa ba yun? Yung mga parang katago-tago namin dati na... Okay. Oo. Tapos yung mga kaibigan namin nakabangkaba na. Hindi na malaman saan pa pa sa saan lulugar. Mamadamay. Mamadamay daw sila pero sige pa rin ang konsente. Andiyan yung magsaset kami ng outing. Plano namin dalawa. Tapos magsasama namin yung barkada niya. Barkada ko. Oo. Para lang makapagtago sa isang madalas mga resort, mga ganun. Oo, ganun sa resort, swimming, punta kami sa mga ibang lugar, kagaya ng Tagaytay, ayun. Nga pala. Kumusta nga pala sa Tagaytay kasi sana maging maayos na sana hindi na magtuloy yung pagka-alboroto ni Paal. Small but terrible Taal Volcano. Kasi actually, sobrang memorable sa atin ng Taal. Ay, ang Taal ng Tagaytay. Kagabi, sumabi na naman doon. Nine. Dalawang sunod na lang sa gabi. 11 ng gabi. Kagabi daw, 9. Alam nyo ba, share lang namin ha. Sobrang memorable sa amin ang Tagaytay. Kasi yung Tagaytay. Weekly. Every week. Every week na punta kami. Doon kami nag-date ni Red. Doon kami. Para kasi pag nandun kami, pakiramdam namin meron kaming freedom. Batangas. Cavite. Makain. Nakakakain kami ng free sa labas. Nang wala kasama. Hindi. Hindi yung parang yung free yung free yung ano. Ang tawag doon. Free kang makalakad. Makaano. Makakain kung saan mo gusto. Set as free ba? Oo. Parang ganun. Parang, basta yun na yun. Ayun. Parang pag dalawa lang kami tapos nandun kami sa Tagaytay. Sa ibang lugar. Oo. Ganun. Pero kwidaw ka, kahit nasa malayong lugar kami, nag-iisip pa rin kami, baka may makakita. Noon pa yun. Pero the past ngayon, okay na kami. Hindi na namin kikwento okay, kung ano yung past na yun. Pero, before kasi, syempre, lahat naman na magulang kapag bata ka pa. Hindi ka pa, hindi syempre best, hindi ka naman pwedeng mag-jowa ng ilang taong pa na. Diba? Syempre, lahat ng magulang, kailangan magkaroon ng kahigpitan sa mga anak nila. Kaya kayo... Naman eh, kahit kami mga lalaki. Kaya kayo mga, syempre, nandiyan na kayo sa point na nai-inlove na kayo. Intindihin niyo yung mga magulang niyo na nahihigpit sa inyo. Kasi ayaw lang nila kayo na mapunta kayo sa masama. Ako, I'm very thankful ako sa magulang ko. Thankful ako sa magulang ko na pinaghigpitan nila ako before. Kasi kung hindi nila yung ginawa, siguro wala ako sa posisyon ko ngayon. Baka nabihis na ako ng landas. Thankful kami na rin sa magulang ko, di ba? Thankful kami kasi natuto kami sa buhay namin. Mama, sumit. Diba? Sobrang sumit ng mami ko talaga. Natuto kami sa pero, buhay. Pero anong makalala ko, mami mo, gulat ako sobrang bae. Sobrang bae. Talaga. Exactly. Tapos ang lawak pa. Lalo yung daddy ko. Yes. Lalo na daddy ko. Daddy ko kasi sobrang cool. Sobrang... Para lang kami magkapatid. Daddy na daddy. Hindi pa talaga ako magkaganda ko yung daddy. Thankful din kami sa family ko, sa mga tita ko, na
sumusuporta sa amin, na minamahal kami, na before, syempre, kailangan nilang maging malusog sa akin kasi doon nila napapakita at napapapili kung gano'n nila ako kamahal, kung gano'n nila ako pinapahalagahan. Ganyan yung pamilya natin. Kaya dapat ingatan nyo yung pamilya natin, hindi yung lagi sarili lang natin yung iniintindi natin. Nagmamahal lang tayo, gano'n yung pusa! Number one natin sa mga sino. Tita Cecil. Yan. Shoutout sa Tita Cecil ko na napakabait. Tita mami namin na sobrang love namin yan. Si, sino pa ba? Char! Tita Cindy. Yan. Yan yung mga love. Si Chin tita ko. Man. Si Chin, number one supporter. Supporters hanggang number one supporters hanggang sa naging bashers. Nagkisang, oo, bashers namin yung number one. So, lagi na sasabihin, pabebe. Ayun, siguro pag napanood niya ito, sasabihin na naman niya, pabebe. Pero, oy, love namin yung mga yan. Kasi, yan, Chin, yan yung mga tita ko na talagang sumuporta sa amin since day one. Since day one, yan, si Chin, si Ate Jo! Ate Jo, shout out! Ayun. Pero, hindi naman nila yung ginawa as para... Ano yung tawag doon? Hindi nila yung ginawa para... Ano yung tayo? Para ano tayo din? Konsintihin. Kumbaga parang ayaw lang din nila kasi na maano sila, madami sila sa kung anong meron. Ito na susunod din mo. Yung kakasan. ano yan? Tago yung ganun-ganun. Ito pag may kasal. Kiss the bride. Kiss the bride. Ayun. Gusto lang namin i-share sa inyo yung before na pinagdaanan namin na sobrang sobra-sobra talaga. Pero ngayon, masaya kami na hindi namin lubos na kalain na we're free. At eto na pala, na okay na pala, nasa right age na ako, nasa right legal age na, legal sa na sa side ko. Side ko, yes. Hindi na kain yan. Asim? Ano asim? Matamis yan. Oh. Matamis yan, kain mo. Matamis yan. Go. Busing niya. Ay, para sa vlog ah. Ay, so? Ewan ko, bakit hindi ako mahilig kumain ng prutas? Lalo na yung saging, pero gusto kong natutol. Kumakain ng prutas. Alright. Naalala mo dati? Hindi. Ano ba? Nung high school ako, si Sheika. Shika, so Shika ba yung Shika? Shika o Shika. Malaga, diba? Yung first, ano namin eh, first na nag-aminan. Inamin ko kay Red na, alam niya na. Ah, siya unang-unang nakaalam. Siya unang, kasama natin siya kay Lajubin. Ay, shoutout sa best friend ni Red. Number one talaga. Yan yung mga best friend ko. Babsy. Si Jubel. Si Shika, yan. Sila yung mga best friend namin na talaga naman nakasaksinan lahat. Jumel na pinaghihinalaan ng lahat. Nakami daw. Hindi naman ako naka... Mahilig ako sa lechon pero hindi ko nagkakami. Oh, gagi! Ayun, number one. Ayun yung time na ano na high school ako na inamin ko kay Red na ayan, kinigilig siya. Inamin ko sa kanya na love ko na siya. Si Sheika yung nakasaksi. Kailan? Kailan ba yun? Hindi, kala ko may sinabi na. High school ka rin. Naalala ko nun, diba? High school ko lang, binisto ko, high school ko lang. Oo. Naalala ko lang yun, pumunta kami dun kay La Jovel. Dun nangyari yung aminan. Ano naman talaga ako, high school ko lang. Binisto ko lang. Wala eh, dumating eh. Hindi mo naman ma-i-schedule yung pagmamahal pag dumating sa'yo. Siyempre, alam mo, sakana. hindi naman ako papayo. Siyempre, mamaya mapunta pa sa iba eh. Siyempre, gusto yung time na yun. Siyempre, minsan yung panahon nagbabago yan. Baka mamaya, palipasin ko. Lumipas din yung pag... Di ba? Lumipas din yung pagkagusto niya or yung pagmamahal ko sa kanya. Tama. Kaya kayo, dapat. Pagmahal. Ayun yung, ano, yung... Hindi mo masasabi yung oras na magmamahal ka. At hindi mo rin masasabi yung taong mamahalin mo. Bukod doon. Tapos naalala ko pa dati before, yung first, di ba kasi 2 months tayo na hindi tayo nagkita. 2 months kasi kami hindi nagkita nun.
tapos more kasi nga, ano nga pinagbawal? Pinagbawalan ako ng parents ko noon. Kaya, ang more on... Pinagbawalan tayo talagang ano, kasi talagang bawal. Kasi gusto talaga ng mami ko makatapos ako ng pag-aaral ko. So, nung pinagbawalan kami noon na magkita, text-text na lang kami, communication, ganun-ganun. First time namin nagkita, 2 months kami. Dahil... Actually, maganda yung pagkakasabi ko ng sa kanya. Sinabi niya siya na kung kayo. Yes. Tapos muna yung pag-aaral mo. Pero sa akin naman, although na siyempre, magulang, galit siya sa akin, tinautap niya ako, pero in a nice way. Nung ko unti-unti nakalala si mami, or mami niya, ayun, kasi mami tawag ko sa kanya pagka kaming dalawa lang. Pero pagkaharap ko yun, hindi ko matamag nung gano'n na hindi na ako. Kasi si Red kasi yung tipo ng tao na may respeto. May respeto talaga. Malaking respeto yung binibigay niya sa mga. Daddy tawag ko rin. Ngayon niya lang malalaman, daddy tawag. Oo, nanonood si daddy ng vlog. Pag kami lang magkausap, or pinapayo ako siya, or may problem sa akin, or nag-uusap kami tungkol sa bahay nila, ang tawag ko talaga itong daddy. Yun nga, yung before nga na yun, yung share, ano ko lang, parang naalala ko lang. Ang sarap kasi balikan yung mga dati, yung mga nangyari dati. Parang nakaka-amaze na nangyari yung mga ganun bagay. Yung dati na first time namin nakita after 2 months namin na hindi kami nagkita, sobrang miss na miss namin yung isa't isa. Kasi ako noon, before, syempre, love na love ko yung magulang ko. Ayoko na suwayin sila. Kaya, ginawa ko, sinunod ko yung gusto nila, hindi ako nakipag-communicate kay Red. Kaya, ang nangyari nun, yung mga kabanda ko ang tumulong. Alala mo noon, si Tita Janet, shout out! Sorry! Ayun, si Tita Janet, yan yung isang tao na naging nanay ko sa banda. Kasi... Beshi namin yung mga high school group kasi. Oy, mas grupo na yan! Grupo ng mga babae, grupo ng mga lalaki. Pero magkakasundo kami yan nila, Janet. Yung Janet yan, sobrang ano namin yung magkakapatid ang samahan namin. Sobrang love na love ko yan si Tita Janet. Kaso ngayon kasi sobrang nagkaroon na ako ng sariling buhay. Umalis na rin ako sa banda, hindi na ako majorette. Nagka-college ako, nagtrabaho na ako. Kaya hindi ko na nakakasama si Tita Janet. Yan si Tita Janet ang isang nanay ko sa banda. Kasi before, nung time na kailangan ko ng nanay, naiintindi sa akin. Kasi syempre yung nanay ko, gusto niya muna aral-aral, makatapos ako ng pag-aaral. Syempre wala sa part niya nung time na yun naiintindihin yung relationship namin. Kaya si Tita Janet, nandyan siya para unawain kami. Thank you, Tita. Kasi inunawa mo yung relationship namin that time. Ayun. Kala ko po, ano eh. Kinabahan, char. Ayun, thank you tayo kay Tita Janet. Oo naman eh, parang besi-besi ko yun nung high school. Besi-besi kami kasi, buong klase namin, iilan lang yung mga sip-sip doon lahat. Solid kami yan. Magkakasundo kami. Oo, solid kami yan. Solid kami. Kasi may grupo silang babae, may grupo rin kami mga lalaki. Magkakasundo yun sa isang alis or mga gimmick. Sama-sama kami yan. Oo. Tapos bilang lang sa 10 kamay yung mga sip-sip, yun yung mga sumasama. Pero solid kami. Pero solid kayo pagka kayo. Oo, yung klase. Sabihin mo ano lang. Ano yung parang magkakasupport? Noong times kasi ng high school sa kami, grabe yung dami namin. Umabot yata kami ng 50 plus. Ganun? Ang dami naman. Oo, pero halos lahat yun magkakasolid. Talaga? Pero yung siyempre, bilang lang dun yung talagang grupo ng mga parang opisyalis. Opisyalis ng mga babae, opisyalis ng mga lalaki. Pero mas solid naman high school, di ba? Oh, nangyari. Pinaka the best talaga syempre yung high school life, lalo yung second year tsaka third year. The best talaga sa high second school year, life? Second year tsaka third year. Ano yung the best ba third year? Ha? Third year ang the best. Hindi kasi yung third year, dun mo makikilala yung sarili mo kung ano yung gusto mo, kung sino ka. Pagdating ng age ng 15, yun na yung makikilala mo na yung pagkatao mo. Pagkatao mo. Kasi kadalasan ha. Ewan ko lang kung gano'n. Pero ang alam ko sa mga survey, ganun talaga, pagdating ng third year or age na 15, doon mo makikilala yung sarili mo.
Kasi nung nag-third year ako, parang lahat ng kalokohan nandun. Lahat ng kabaliwan, yung magkakaklase, ganun. Kasi nung nag-third year ako, naging isa kami sa pinaka-worst section. Parang nakakat, ang saya, di ba? Pag binabalik-balikan mo yung mga ganun. Ganun din kami nun. Di ba? Ngayon sa favorite na ako nalang. Teacher! Si Red daw kasi, paborito daw siya ng lahat. Miss Tamayo lang. Char! Favorite daw kasi siya lahat ng teacher. Kasi kahit sobrang kulit. Oo, andun yung ipapasa na lang daw niya ako. Ipapasa na lang, sasabihin sa akin, ipapasa na lang kita, lumabas ka na. Yung gano'n. Sobra naman. Oo nga. Sobra ka naman sa kulit. Grabe naman yun. May mga gano'ng eksena. Tsaka ano ako nung sukuy ako sa faculty. Kahit hindi ko mga teacher, love na love ako. Ewan ko kung bakit. Oo, ano ako, teacher's pet ako nung high school ako. Ewan ko kung bakit ako kinagugustuhan ng mga teacher kahit na sobrang pasaway ko, lagi ako nasa guidance. Pero balita ako nung poly ka lang. Bakit ngayon? Pangit ka daw, girlfriend. Pangit na. Hindi ah. Oo, alam mo ba? Alam nyo ba, guys? I-share ko na nga. Natatawa si Red kasi feeling guwapo siya. Kasi sabi ko, wala nung pinanganak siya, kailangan ako lang yung girlfriend niya. Pag nagkikwento siya ng mga pas niya, ay nako, ayoko. Gusto ko ako lang mula nung pinanganak ka. Di ba? Parang baliw lang. Parang tanga. Kaya sabi niya, sobrang guwapo ko naman. Siyempre, GGSS ako. GGSS? Ano bang ibig sabihin? Gokong goko sa sarili. Ay, ganun. Pag sa babae, ganda. Ganda nga sa sarili. Pero hindi naman ako GGS. Minsan lang, kapag nag-iinarte, mapabebe lang ako. Diba? Siyempre, pagka tayo mga babae, kailangan papabebe tayo minsan. Pagka nandyan yung boyfriend natin, paeme-eme tayo, ganun. Masyado ng mahaba, tama na yan. Mahaba na yun eh. Okay na yun. Siyempre, pag after nyo, siyempre, tayo na lang. Ayun. May mga usapan na tayo na lang alam. Ayun nga pala. Hanggang dito na lang po, siyempre, sa mga hindi po nakakakilala sa amin at sa mas gusto nyo pang malaman yung mga tungkol sa amin or yung mga ginagawa namin, please subscribe na lang para ma-notified kayo sa mga susunod namin vlog. Don't forget to like, siyempre, and share. Don't forget to click the notification bell. Oops. Ulit. Don't forget to. Comment naman kayo para sa magagawa namin. Baka meron kayong maisasuggest para ano, para mas magustuhan niyo. Siyempre, kayo nag-suggest ng ganun eh. Mm-hmm. Ayun. Siyempre, mas maganda pag nag-request sila. Mas maganda i-vlog yung ganun. Ayun. Dito na lang nagtatapos, guys. Sige na, mga RH. Bye! Bye.